Ngayon, test natin itong mga units na kinuha sa atin. Okay, so let's start with the VSR10 double bill. So, chine-check ko lang for mga dents kung meron. Okay, so this is old version, hindi old stock. Kasi yung new version ngayon is mababa yung FPS. So, iniwalay namin yung mga old version sa mga new version ng double bell VSR10. So FPS is around 530 to 550 FPS out of the box. So may mga parts na siya aftermarket, which is ang brand is Infinity. So in case na gusto niyo pataasin pa siya hanggang 600 FPS, meron tayong mga parts dito. So aftermarket meron na for upgrade. And ayun, ito yung unit na walang kasamang hindi siya set with the bipod and tawag dito scope. Okay, so medyo lag pa yung utak. So pero masulit guys kung may bipod na tsaka may scope, konti na lang naman dadagdag mo doon. And pero yun yung choices, sir. So para kay Sir Vanulfo pala to. So shoutout kay Sir. And titest natin yung unit. So by the way, tatlong kulay ang meron nito. The multicam, color brown, and itong color black na itest natin for the day. Okay, so test natin. Firing. 539. So guys, yung mga old stock, hindi ko sure kung ano eh, kung defect ba siya for that batch, pero yun nga, wala pa sagot si D-Bell. So pero ang FPS niya around 300 plus. So same with the other VSRTM spec. So ganun siya ngayon. So pwede naman kayo mamili just in case na mag-opt kayo for the upgrade out of the box. Pwede naman yun guys, kasi mapapalitan naman yung buong parts eh. So wala naman problema yun. 548. So last, okay, so for the hop adjustment, actually naka playing hop na yan dito lang guys. So importante yan na ma-adjust na maayos. May rail na rin pala siya for optic attachment. And may swivel siya front and rear. Ito. Front and rear. Ito. Okay, so yun. Thank you kay Sir Ranulfo for this double bell VSR10. In case na may mga tanong kayo guys, mag-PM lang kayo. Okay, so yun. Thank you. And open yung store natin today 10 a.m. to 6 p.m.